the kitchen, you saw. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay how to take care of your family. Unang-una sa lahat, huwag po ang kapitbahay ang pagtanungan kung anong mga dapat niyong gawin sa papi niyo. Pangalawa, huwag po ang kachismisan niyo ang dapat niyong tanungin. Ang iba pong dapat niyong tanungin ay kundi ang vet. Dahil sila lang po ang nakakaalam kung anong mga dapat natin gawin, dapat natin ipainom sa mga papi natin. Unang-una, ano nga ba dapat yung pupuntahan natin? Siyempre po, kakasabi ko lang po yung vet. Dahil sila lang pong nakakaalam kung anong dapat na ipainom at multivitamins na dapat nilang inumin. Ngayon, ano nga ba yung mga isasuggest sa inyo? General check-up po nila yung papi natin. At para po malaman nila kung anong dapat na ibigay na vitamins, na vaccine, deworm, mga ganun po. Yun po yung mga isasuggest sa inyo ng vet. Una, pangalawa, yung pagde-deworm po, kailan po ba dapat yun ginagawa? Ang pagde-deworm po ginagawa, pag 2 weeks old na po yung papi nyo. 2 weeks old, dapat na po siyang i-deworm. Every ano po ba yung pagde-deworm? Ang karaniwang pagde-deworm po ay every 2 weeks. Every 2 weeks, 4 times. Una pong deworm yun. At ang pagde-deworm naman po, pagkatapos ng 4 times, ay every 3 months na po. Ganun po. Pangalawa, ano nga ba dapat yung mga dapat nating bilhin sa mga papi natin? Unang-una, syempre yung dog food yun nila. Pangalawa, bed po or yung higaan po nila. Pangatlo, yung lagay ng pagkain, lagay ng tubig, dapat ang bilhin natin. Yung iba po sinasuggest nila na bumili ng nail clipper, pero para sa akin, very risky po ang paggamit ng nail clipper. Pwede pong malagay sa hindi maganda yung aso nyo. Pag hindi po kayo marunong ng gumamit ng nail clipper, huwag nyo na lang pong tangkain na bumili noon. Kasi hindi nyo rin po magagamit yun. Baka maging sanhi pa yun ng pagkakaroon ng sakit ng aso nyo. Diba, ayaw naman po natin na masaktan yung mga alaga natin aso. So, wag na lang po. Yun pong masasuggest ko. Next po, collar and harness. Yung collar and harness, saan nga ba gagamitin yan? Bakit kailangan ng collar and harness? Kung ang aso nyo po ay nasa loob lang naman ng bahay, magagamit nyo po yung collar and harness kapag igagala nyo po yung aso nyo. Mas maganda pong masanay silang nagagala at with harness or with tali. Sunod po ay yung supply. Kung mahaba po yung buhok ng aso nyo, ay sinasuggest ko po na supply nyo siya every morning and every evening po para iwas buhol. Po. Next po, shampoo. Kailangan po nila yung shampoo, syempre, para hindi po sila maging mabaho at pagpapaligo nila ay may pangsasabon po sa kanila. At basic training, ano nga ba yung mga dapat natin? Or number one na dapat ituro natin sa aso natin. Number one po, dapat matuto silang makisalamuha sa ibang aso at ibang tao. Bakit? Para hindi po maging matapang ang inyong. Next po, dapat turuan sila ng mga house rules. Ano nga ba yung mga basic na house rules natin para sa kanila? Unang-una, kung saan sila dapat mag-upo or tumae. At pangalawa, kung saan sila dapat umihi. At pangatlo, huwag silang magngat-ngat ng tsinelas o
o ng cabinet. Next po, nasasabihin ko ay tips na para sa mga hindi lang sa nagsisimulang ng puppy, kundi sa dati na nag-aalaga ng puppy na nahihirapan magpakain ng puppy nila, ng aso nila, ng pet nila. Bakit po ba nahihirapan kayo magpakain? Kasi nasanay po yung pet nyo na wala pong oras ng pagkain nila. Dapat po, simula pa lang, nasanay na sila or sanayin na natin silang kumain sa oras. Halimbawa, in morning, dapat 6 o'clock a.m. nakakain na sila. Sa lunch naman po, halimbawa, 11 a.m. nakakain na sila. Sa evening naman po, kailangan mga 5 a.m. mga ganun po, dapat nakakain na sila. Kumbaga may schedule po yung pagkain nila para once na alam na nila yung routine nila at yung oras kung ng pagkain nila. At alam din nila na pwede mong kuhanin na yon pagkain nila within 30 minutes. Pwede na po yun. Within 30 minutes, kunin nyo na yung pagkain kapag hindi kinain. Para masanay po sila na, within 30 minutes, kukunin na to ng mami ko or ng daddy ko. Ganun po. Yun lang po for now. And thank you for watching. Sana na may napulot kayo kahit konti lang na aral dito sa vlog na to. Thank you. Bye.